Okay? Wala silang pakialam dun sa bibilin mong motor. At tigit sa lahat, wala silang karapatan na diktahan ka kung anong motor yung dapat mong bilhin. Ang importante sa lahat, nabili mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Diba? So, yun yun eh. Huwag ka maglalabas ng pera base dun sa opinion ng iba. Kasi in the end of the day, pag na-realize mo na tangina, dapat ganito pala yung binili kong motor, manghihinayang ka na. So, it's too late. Sarap dun, guys! What's up, everyone? This is your boy, Bien, from Bien Moto TV. Again and again and again, nagbabalik para sa inyo. Napaka-traffic ngayon. May pinuntahan kasi ako. So, yeah. It's another day. It's another vlog. So, yun. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay kung ang KTM or Siba or any KTM bike is mako-considered ba natin na as a beginner's bike or dun sa pwedeng starter bike mo talaga. I want to be honest with you all, guys. Ayoko kayong masaktan, pero hindi ko to mare-recommend na tawagin siyang beginner's bike yung KTM RC 200, Duke 200. Hindi ko siya mare-recommend na beginner's bike, kasi ang KTM bike po is napaka torquey, napakalakas po talaga ng torque. So what I mean dun sa napakalakas ng torque, yung arangkada niya po, humahataw siya agad. Eh may lalabas dyan na tanong, for sure lalabas dyan yung tanong, eh di ba mabagal yung KTM RC 200 tsaka yung mga KTM bike na yan? Depende kasi yan kung anong basehan mo ng mabagal na motor eh. Kasi tayong mga Pilipino, binabase natin yung bilis dun sa motor, binabase natin yung bilis ng isang motor sa top speed, which is mali eh. Sabihin na natin may mga 150cc dyan, na ang top speed nila ay 156, umaabot sila ng 150 kilometers, di ba? Aminado ko sa top speed maiiwan ng mga 150 tong motor na to. Pero putik, isipin nyo gaanong kahabang daan yung kailangan kainin ng mga 150 na yon para mahabol tong motor na to bago nila maabot yung certain speed na yon, di ba? Dun pa lang iisipin nyo gaanong kahaba yon. Eh ang RC, sabi natin bago ka pa makabuelo yung bilis ng 150, bago pa man niya maibuelo yung totoong bilis niya, ubos na yung daan, kaya hindi mo na rin talaga mahahabol. Lalo na dito sa Pilipinas, stop and go tayo rito eh. Stop and go, yun nga, traffic. Wala kang lugar para kumain ng top speed. Ang stop and go, puro ano tayo dito, acceleration. Yun yung torque. Yung torque ng motor na to, napakalakas. So, yun. So, si RC 200 is pwede nating tawagin na slow bike pass. Ay ano, pass bike slow. Ibig sabihin nun, malakas yung arangkada niya. Kaya niyang i-attain yung kahit na 140 lang yung top speed niya. Yung 140 naman na yun, kaya niyang kunin agad yun ng ilang segundo lang. Or ng ilang metro lang. Ilang metro lang yung kailangan niyang kainin bago niya ma-attain yung top speed niya. Unlike dun sa mga sinasabi natin mabibilis na motor na mga 150cc na ganito yung top speed, ilang metro pa yung kailangan nila. So, kung nagugulohan ka, ito yung video, papakita ko sa'yo. So, dito makikita niyo yung R50 niya na ibibigay niyo, tapos ang inahabol niya ninja 400 yung RC1. Ito yung ibigay sabihin na stop and go. Isipin natin yung every corner is traffic yan, kailangan mo tumigil na sa arangkada.
ganyan, no? Ang layo ng pagitan. So, kada stop, ang bilis ng arangkada ng RC, then naiiwan niya yung R15 pagdating sa arangkada. Pero kung yung sobrang habang daan talaga, mahihirapan yung R15. Pero sa part na to, ito, race track na to, makapahaba to, pero nahihirapan pa, hindi pa rin nakahabol ang R15. So dito pinapakita, kailangan ng sobrang habang daan, okay? So yan, nakita niyo dyan sa video na yan, kung ganong kalakas yung arangkada ng RC. So ito yung... Teka. So ito yung root words nito. Whatsoever na newbie ka, tapos hindi ka marunong kumontrol ng ganong kalakas na to, kaya hagis ka ng motor na to. So yun yung sinasabi ko. Okay, so you know, sana naiintindihan yung sinasabi kong explanation. Pero yun nga, no, ihahagis ka talaga ng motor na to kung first time mo magka-clutch. Pero hindi ko naman sinasabi na pipigilan kitang bumili nito kung newbie ka talaga. Nasa sayo naman na yan, eh. Take at your own risk nga naman. Pero yun nga, pero bilang mapagmahal yung kapwa rider, eh sinasabi ko yung totoo bilang isa ring RC200 user. So yun, siguro ma-advise ko sa'yo kung gustong-gusto mo talaga tong motor na to, mag-practice ka ng mga TMX, yung mga pan-tricycle talaga. Or kung talagang walang ganon, gusto mo talagang bumili, pwede naman, pero mag-practice ka sa open road, hindi yung sa highway ka agad bibira. Kasi kawawa naman kung may babangga ka, syempre perwisyo na sa'yo, naka-perwisyo ka pa sa iba. So ayaw natin nun. So yun lang, no, as a piece of advice, mag-aral ka munang mabuti sa clutch. Tsaka yun, advice ko na rin sa inyo, ang clutch ng RC200, yung stock to, pero yung pinatono ko na to dun sa gusto kong clutch, ano. Kasi sa una, nandito sa gitna. Pag binitawan ko yung gitnang yan, pa-under na siya. Ganun yung stock nito. Ito, pina-adjust ko ng konti. Kaya ngayon, dito pa lang sa konting angat pa lang, uma-under na agad siya. At saka ito, konting ganun mo lang sa gas, ang lakas na agad. Sa silinyador, konting ganun mo lang, uma-under na agad, malakas na agad yung takbo niya. So, putek, umuulan. Yung GoPro ko hindi naka-waterproof case ngayon. Woo! Walang hiya, paepal na ulan. So, yun lang, no? Basta, hindi ko siya ma-advise talaga na ano, beginner's bike. Yun, sana tandaan niyo yung payo ko na mag-aral muna kayo mag-manual na motor bago nyo gamitin tong gantong motor. Okay? At saka kung yun pala, no, dun pala sa mga may gusto nitong motor na to pero nagdadalawang isip kasi sinasabi ng mga barkada nila, tang inang bagal yung motor na yun. Puta kaya pang unahan ng R15 yan, eh. Tang ina kaya yung unahan ng Raider yan, eh. Yung ganun, huwag nyo silang pakinggan. Wala silang paki dun sa bibilin mong motor. Okay? Wala silang pakialam dun sa bibilin mong motor. At tigit sa lahat, wala silang karapatan na diktahan ka kung anong motor yung dapat mong bilin. Ang importante sa lahat, nabili mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Diba? So, yun. Huwag ka maglalabas ng pera base dun sa opinion ng iba. Kasi in the end of the day, pag na-realize mo na, tangina, dapat ganito pala yung binili kong motor, manghihinayang ka na. So, it's too late. So, it's, ano na yun? So, yun, sobrang late na para magsisi ka. Kasi nabili mo na, hindi naman yung tulad ng itlog na pwede mong evolve. Di naman yan yung parang itlog na pag binili mo sa tindahan, at ayoko nito, gusto kong palitan.
Hindi naman yun yung parang ganun pagbili ng motor, guys. So hindi mo siya pwedeng ibalik. Once you take it, you cannot return it. So ganun yun. Pwede bang i-return, papahatak mo. Kaso masisira yung pangalan mo. So yun lang. Mag-practice muna kayo mag-manual bago kayo bumili ng gantong motor. Kasi itong motor na to is a high-performance motorcycle. Okay? Tsaka, yun lang, no? Huwag kayo magpapapet sa sinasabi ng iba na mabagal yan. Mabagal yan. Tangina, anong mabagal sa inyo? 140 matitake mo lang ng ilang... Yung 140 na top speed, ilang segundo niya lang kayang i-take? 20 seconds kaya niya nang i-take? Sa loob lang ng 100 meters. Sa 100 meters na yon, na-claim niya na yung top speed niya. Eh, yung mga sinasabi niyo dyan, mga mabibilis na motor, yung mga matataas yung top speed na mga 150, putek na yan. Lagpas isang kilometro pang aabutin bago kayo mahabol. Eh, wala namang ganong klaseng, meron ganong klaseng kalsada, pero dadayuhin mo. Pero kung yung mga normal days mo, yung tulad dyan, walang lugar eh. Kasi may mga sasakyan. Makiklaim mo na yung speed mo na gano'n. Diba, 150, yan, ganyan, ma-under. Makiklaim mo na yung speed mo, eh, may kotseng lalabas. Siyempre, bababa mo agad yung selenyador mo. So, magbaback to zero ka na naman. So, kailangan na naman yan bumelo. Hindi ka tulad nito, kung tumigil to, umarangkada ka ulit, mabilis agad yung arangkada niya. So, yun yung KTM-RC 200. Mabagal man yung top speed niya, mababa man yung top speed niya, pero mabilis niyang makuha. Hindi katulad ng mga 150cc na pinagmamalaki natin, matataas ang top speed, pero, you know, isang kilometro, no? So, may mamakapapakita akong video sa inyo na nagpapatunay kung gaano kalakas tong RC, okay? Sa dulo. Malakas yung RC200. So yun, kung nakikita nyo nga, no? At isa pa, no? Kapag natanggal nyo na ang top speed ng motor na to, natanggal nyo na yung limiter ng motor na to, finish na. Sasabihin ko sa inyo, finish na pag natanggal nyo yung limiter nyo. Lalabas na yung totoong potential ng motor na to, kahit yung R15 din na makakahabol dito. So yun, what's up everyone? So napakita ko naman na sa inyong lahat-lahat na nagpapatunay na ang KTM RC 200 ay hindi basta-basta motor lamang, okay? So yun lang, kailangan ko na rin umuwi. Tatapusin muna to, ibabag ko muna tong GoPro. Di ko dala yung waterproof casing ko, kaya yeah, dito ko natatapusin. Pasensya na kung medyo may kaiklian tong vlog natin for today. Medyo pagod ako, kanina pa akong umaga umalis . So yun lang, magkakaroon na tayo ng part 2 kung gusto nyo, okay? So guys, subscribe naman kayo dyan, malaking tulong na sa akin yun. Pakisubscribe to yung channel ko, and thank you so much. This is your boy Jeff, nagsasabing aim high, never surrender. Goodbye.